tua sana maria spirito santo amen amor barna tua so cristo origine tua sana e parte di casa spirito santo la vostra vita assolutamente bene dai poter riposo da fare la bomba do a sao do che vi da dati alla fine a vista da papà paglia da magari la vita con voi se famiglia vostra e non si dice Pagpapatid ang inabi ng ating mga kasalanan upang tayo ng parapat gumanap sa banal ng pagdiriyon. Inabi ko sa pagpapatid ng Diyos at sa iyong mga kapatid na lumahal ng kasalanan sa isip sa tagaya sa gawa at sa ating pagpapuna. Kaya sinasama ko sa mga labirin Maria sa lahat Thank you.
sa sinamumuhay ng mahal na Birheng Maria. Kami sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ng totoo ang aming nagpapaligtas ay maging napati mong makasama sa kanyang pagkaliyos sa pamamagitan niya ang sana suwi santo mapas sa walang hanggan. Amen. Thank you.
binabasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawid ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manalo sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo hindi. Kaya't inanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunod at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang kukin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin, sinabi mo na niya, hindi mo hindi ko kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hain. Mga handog na susunodin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y hinahandog ayon sa kautusan, sa kanya sinabi, narito ako upang kukin ang iyong kaloob. Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan na minsan pagkakando ng kanyang sarili at inyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Na ng kanyang pagdadalang tao.
Maria. Ako'y bibig ng Panginoon. Mangyari sa amin ang iyong sinabi. At kinisan siya ng akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw ay bibigyan po natin sa ating kapista ng pagpapakalag ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon. Ang taong bukas ay marunong makinig. Sa pagkakataong ay bukas, siya'y nakikinig sa mga sinasabi sa kanya ng ibang tao na hindi ka nabang gabing na masama ang labas sa kanila. Kundi pakikinig din na na maaaring mo din mga tulong sa kanya, wala namang masama kung tayo ay pakikinig sa ating tao na kung alam naman natin ito yung mga mabuti, wala namang masama kung makinig. Ang taong bukas ay marunong sumunod. Kung alam mo ay sinabi ng mga kapwa na mabuti naman, bakit di mo susundin? Buti lang na di makakasama sa iyo sa kapwa na bakit ka di kaya susundin. Pangatlo, ang taong bukas ay marunong pagpapagdama. Kung tayo bukas, susunod tayo sa ating kapwa. Pakinggan natin ang ating kapwa at pagtitipulan natin ang ating kapwa. At di tayo mangingin sumunod sabagat kung alam natin na hindi makapagulis para sa lahat, wala masamang sumunod. Sa araw na binulit na lang si Maria, kung saan pinakita niya kung paano ang isang tao bukas na marunong makinig, marunong sumunod, at marunong magpapagawa. Kaya si Maria ang ating buha ng isang botera at ang sunod sa distributor ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Tapos dahil hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya, siya ay nakinig sa magandang balita ang ikanahin sa kanya na angel. Maaaring nandiyan lang ang isip sa kanya sa anong nangyayari ng mga magubuti siya eh wala pang dalangin na naging nagkaroon sa kanila. So, sinabi ng Inhel na ikaw ay nililiwan at patang Espiritu at magiging banal ang iyong ipanganganan. Kaya makikita natin na sumunod din si Maria. Kaya sinabi niya, ako'y alihin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Hindi lang ni Maria ako ng mga ganas sa kanya pagkatapos ng tanggapin yung mabuting balita ng Diyos. Kaya makikita natin na nagpakbaba si Maria. Sinabi na ako'y nalilig ng Panginoon. Na makikita natin na si Maria talaga pinalaking mabuti ng kanyang amang at ina. Na alam natin na si Maria kasama sa plano ng Diyos na meron pa rin kalagyan si Maria na humiti pero pinili niya na sumunod sa kalooban ng Diyos. Dahil si Maria ay isang tao na pagpapagawa. Isang tao bukas, kung ano'y dinahin sa kanyang anghel, tinanggap ito ng buong puso. Nakikita natin na sa buhay ni Maria, hindi siya naging reklamo. Lagi siyang naroon na sumusunod sa kanyang anak, na lagi siyang naroon para bumabay sa kanyang anak. At pakikita natin na talaga, pinakita ni Maria kung ano naging isang ina, na lagi naroon na tumulong sa kanyang anak. At kaya sa panahon natin ngayon, naroon pa rin si Maria na tumutulong sa ating lahat. Kaya kanyang mga anak na lagi na tinutulungan. Kaya ang sinasabi na malapit din tayo kay Maria sa pagka si Maria ang siyang nagdala na at tumutulong ang ating mga kadalang papunta sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Kaya si Maria na hindi tulay din natin para ipagalo sa ating kaluban ng ating mga kahilingan. Kaya dapat ito sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Kaya si Maria ay malapit sa ating puso at kadalasan na nakikita natin ang ating mga sarili kay Maria na si Maria ay tulad sa ating tao. Kung saan binigyan lang siya ng mission, ng responsibilidad at tinanggap ito ng buong puso. Sana mapaglalagyan tayo ng responsibilidad kung natin tatakihan. Ibigay natin ang lahat. Kung tayo ay bukas, tayo marunong makinig. Kung tayo ay bukas, marunong din tayo sumunod. Kung tayo ay bukas, marunong tayo pagpapakumpa. Pinakita ito lahat ng Maria sa atin nung siya nabuhay pa sa mundo ito. At kaya sa panahon tayo ngayon, yun yung naasahan sa atin na lahat tayo sumunod kay Maria. Si Maria ay katulad natin na
Si Maria, ang pangalala, si Maria Pinatini, walang sarang sarto. Siya ay kasama talaga sa kaklaro ng Diyos. Pero meron po nga tayo mga tao, maaari na masok na si Maria sa kanyang mga katangisan, sa kanyang mga mabuting pag-uugay. At hindi naman mahirap ang Diyos. Di sa nagiging mahirap dahil tayo lamang ang gumagawa para maging mahirap ang mga bagay bagay. Sabagat nauna sa atin yung pag-uugay. Nauna sa atin yung bilis, nauna sa atin yung gali. At dahil doon, hindi natin nagagawa ang ating mga responsibilidad, ang ating mga tanggulin. Si Maria, nakikita lang siya, hindi siya nag-eglamo. Nakaya na siyang pagtitakot, pero sumunod pa rin siya sa kalooban ng Diyos. Dahil alam ni Maria na ito'y makakabuti para sa lahat. Kaya kasi sinabi na ang ibang hindi ay pagkita ka magpintas. At siguro doon na masaya si Maria na ang gagawin kong pag-uwan ay para sa akin. Kung iisip ni Maria yung para sa lahat. Sa pag-uwan kumuha siya, mag-aralakuan ng kalooban ng Diyos. Pangyayari ang kaligtasan. At dahil sa pagkakuha ni Maria, nalalang ang pagkakas. Nangang ngayon ay iligtas pa rin tayo. Nangang ngayon ay nararamdaman pa rin natin yung kabutihan ng loob ng Diyos. Nangang ngayon ay nalalang pa rin ng Diyos na patuloy na itigis sa atin na maraming pagpapala. Mahal tayo ng ating Diyos kaya ang lagi siyang nariyan na ang darang tulungan. Sana natin bukas dapat tayo. Bukas dapat tayo sa pangyayari sa atin na ating Panginoon at hayaan natin na siya ang gumalaw o kumidus sa ating buhay. Sa pagdating naman na tayo, dadaling sa kapahamakan, dadaling na tayo sa kabutihan. Ituturo sa atin ang ating Diyos ang tamang daan na para tayo ay maging mabuti. Kaya ngayon ng panahon ng Kresma, pinapalalahanan tayo na ang balitukod sa ating Panginoon. Natuloy na natin ang ating sarili na yung mga pagkakamali natin tuloy na rin natin. At huwag tayo mahalang lumapit sa ating Diyos sabag hindi naman tayo tatakihan ng Diyos. Tatakihan tayo ng Diyos ng buong buo. Katulad ni Maria, si Maria sumunod sa kalooban ng Diyos. Sana ngayon din tayo. Na kaya mahirap sa tulong ito, sumunod lamang tayo sa Diyos. Magbukas lamang tayo sa pag-iwas naman tayo at lahat ay naging maayos. Na kaya na maraming masulyari, mga problema ng ating kakahati, kung tayo ay bukas, tatanggapin na ito sa positibong pamamaraan. Pinagabi Maria ang pangunang balita sa positibong pamamaraan. Hindi niya iisip po ang pangyayari sa kanya. Kung ang bakit ang pangyayari kapag tinagabi doon. Ang ginawa na ng Maria ay tatanggapi ang pinahayat, ang pangunang balita ang pinahayat sa kanya na ang ngayon. Sana ngayon tayo na sa ating pangarawang ng buhay, lagi natin sundi kung anong kalooban ng Diyos. Lagi tayo makinig sa kalooban ng Diyos. Lagi tayo magbubas at magpapababa. Amen. Pagsindihan ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasagana ako sa Diyos sa mga kapatid sa lahat na may mga alamit at lupa. Sumasagana ako sa Diyos Kristo, isa ng ating Diyos, kapatid natin lahat, na katawang tao siya ay ang Espiritu sa lahat. Pinagpaksahan ni Pontio Pilato, pinako sa krus sa pagkakaibigin, dalawa sa kinaloon ng kamayuhaw, na may katuparo ng buhay na uli, umakyat sa langit, alunggo sa kanan ng Diyos sa mga kapagyari at sa lahat. Doon mula ko ay dito ang humuhok sa pagbubuhay ng mabay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika. Sa kasamahan ng kabanal, sa
sa katotohanan ng kasalanan, sa patutuhan ng pagiging ng kawalan ng tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Dahil sa tapat at ang sunod, ang pinagmahang bilang maliga, nagkatawang tao ng Diyos sa pinigin natin. Tinatawag tayo ng mistero ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating pagmahal ng Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao. Ang ating tutunod, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan nawa, makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Jesu Kristo. Matalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga tao may mabubuti kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao, na siya ay nakipamuhay sa ating pili. Matalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga selektitiko at teknologo, naway magsikap na may dakilang layunin, itaguyod ang tanan at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang at dadalang tao, naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinatutunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga kahilingan nawa na mga nagsisitalaw, tumutulong at kami narito ngayon ay ipagkaloob ng Panginoon sa tulong ng ating ina poong bato. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga lumao naway makatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Aba, salita ng katawang tao, nilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang dalangas sa aming pangaraw-araw na buhay, na ginagawang banal mo na aming kapatid sa banal ng palataya, na nabubuhay ng lahari bakas sa walang hanggan. Manalangin mga kapatid, mga kapahay, at inagalunga ng Diyos sa mga mapapangilalim. Tagapin nawa ang Panginoon, ito pagkahay sa iyong mga kapahay. Sa katulihan niya ang karangalan, sa ating kapakitbangan at sa pausap ngayon ng iyong panahal. Ama namin, ilimba, marapatid mo tagapin ang pagkahay ng Diyos ng isang mayroon. Tumang, kinikilala ang pagsisimula ng pagkilala nito, noong babang iyong anak ay magkatawang tao, ay siyang inagala sa pag-iirong ito ngayon ang ilang kapisahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas ang Diyos ang puso at iyo. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang Diyos. Sarapan na siya ay pasalamatan. Amunay, mapagalingan namin ang marapat ng aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Siya ay hindi na iba sa amin noong nagubad ng Espiritu Santo ang mga labirin na nalit sa pagbabalita ng Anghel.
Siya itinala sa sinagunan na maiinig ng si Maria. Kaya nanabala ang iyong pangako sa sabayan ng unang hirap at nagala ang higit pa sa inaasan ng lahat ng mga bansa ng Santa Paloma. Kaya isa ng mga anghel na disiawin at patuloy sa iyo na wala mo pa sa kalantan, kami na tumuli sa iyong matatulangan. Awal sudah terkuning, sudah terlalu dalam. Awal sudah pasti kita.
apostol ng lahat ng kabalanan na tumalitin sa lalit ng paglulubog sa Lord. May pag-iungawa natin ang pag-upuli sa kalaban mo sa pamamagitan ng anak ng aming Panginoon, Jesus Cristo. Sa pamamagitan ng Cristo, kasama sa Kanya, ang larang ng parangal at pagbuli sa iyo, Diyos sa mga kapanggalingan, kasama Espiritu Santo, magpasawala ka.
Ikaw ang Kordero Diyos, ipanatali sa mga silang sa libutan, papayad ang mga inaalilahan sa mga itibig. Panginoon, hindi ang karapat-dapat